Dalawang linggo na mula nang ipatigil ni Pangulong Duterte ang operasyon ng online sabong sa bansa. Pero para sa ilan, the show must go on pa rin. Sa pagmamonitor ng News 5, hindi bababa sa apat na sites ang wala pa rin tigil ang tagisan ng meron o wala. May online tutorial pa kung paano tatalpak gamit ang mobile payment system. Aminado naman ang gaya ni Dodong na muli siyang nahikayat na tumalpak. Yun nga lang. Ayun, talo pa rin. Sa tingin ko, mukhang naluloko na tayo ng online sabong na ito eh. Inaabot raw ng bilyong-bilyong piso ang kinikita ng mga online sabungan, bagay na di pumapasok sa kaban ng bayan. Sa katunayan, sabi ng PAGCOR, nasa 640 million pesos pangaraw ang nawawala sa bansa kada buwan, ngayong siluspindi na ang mga isabong. Ayon naman sa DALG, bagamat inaasahan na nila ang operasyon ng mga ilegal na isabong, di raw nila inasahang magiging ganito kabulgar ito. Ang masama paaniya ay ang dobling palo nito sa epekto sa bansa. Kung ito ay ibalik man, kailangan may strict regulation. Ang daming nabangkarote, nasira yung pamilya, yung buhay, yung trabaho dahil sa isabong. And yung social cost ng isabong ay sobra. Sobra-sobra. Mas malala itong illegal kasi may social cost na wala pang nakukuha yung gobyernong revenue. Sa ngayon, nasa 40 illegal isabong websites ang inendorso ng PAGCOR sa mga otoridad para imbestigahan. We already called the attention of the ground commanders, yung regional director, to do something about it. Maraming values, na moral values o kaya mga kabataan ang sinisira. Babala pa ng PAGCOR sa mga patuloy pa rin ang pagtalpak. Ito pong mga tumatangkilik, ano, they are also deemed po considered as engaged in illegal gambling. So ganun din po, our law enforcement agencies will track them. Para sa 1PH, Romel Lopez, News 5.